Good night daw. Bad night. Ay, nababalik tayo ng umaga. Ginawa tayo yung chick. Parang di kayo. Matapang, ha? Subukan kaya natin, pare. Talaga yata sinusubukan ako ng mga tarantay. Why? Why? Kasi napapasok eh. Huwag na! Ano ba? Tatay! Bakit ba pinukol? Puro ka porma! Puro ka daldal! Ito na! Gulay! Gulay, Kirian! Alimberta, gulay ho! Sariwa, sariwa ito! Ay, halika, pabilan mo nga ako! Wala ka bang isda? Ay, ang taglanta naman itong sitaw mo! Hindi ho, sariwa ho ito! Saka itong pecha, yaw lang pa. Eh, huwag niyo naman huhawakan na hawakan na talaga hong malalanta yan. Eh, wala akong pere. Idagdag mo na lang sa dati ko, ha? Hindi pa ho kayo nakakapagbayad, para magkabilihan tayo, babayaran kita pag sige, sa po yan, dalawang yan. Idagdag mo sa dati ko, ha? Sige. 25 na ho, utang niyo sa akin. Oo, eh, daanan mo na lang bukas. Kayo, ha, aling pasing, ay, gulay? Ay, hindi ko pa kailangan, eh. O, sige, ho, bukas na lang ho ako babalik. Nilagyan mo ng ipot ang ulo ko, ha? Ano ba pinagsasabi ninyo? Pinindeho mo ko. Patsyong kita. Patsyon, patsyong kita. Anong pindeho? Hindi ko kayo kaano-ano. Patsyong kita! Inay! Patsyon! Patsyon! Inay! Inay! Patsyong kita! Taksin! Sabilita! Patsyong kita! Patsyon! Buang ka, pati buang ko ang sawa. Papa na ibuang sawa ko? Poswag! Wag! Tira ka. Tira pare, hajin mo na yan. Tira, tira! Teka muna, sandali lang, sandali lang eh, sandali! Ang gulo-gulo mo! Halika na, halika na! Tsaka ka na lang mukha! Halika! Tapos lang ako eh. May sugat ka. Hindi sugat yan. Tilamsik lang ng dugo ng baliw yan. Halika na, gagamitin ko. Huwag na. Hoy! Puchang! Asawa ko yan! Ah, eh, ginagamot lamang yung sugat ko. Kaya nasa bahay. Kaya ko siyang gamutin. Landi! Sito! Nagwala si Pepe ng remintrado. Ay, ano ngayon? Ano ba ang bago doon? Eh, dati na yun. Si Balondo. Yung tinambog namin ng bahay. Balumaban. Hindi pinag-uusapan dito yun. Wala yun. Aba yung ngayon sinasabi nila eh. Matapang daw, tsaka magaling. Baka yung pamakalaban natin. O sige, puntahan nyo si Enteng. Sama mo si Sanggol. Tsempuhan nyo si Balondo. Sampulan nyo, ha? Malahiya ka, David! Malahiya ka talaga! Masakit yan! Tinigat ako sa tali! Pira ka naman! Nandiyan ka na sa babaeng iyon! Wag! Teka, gusto lamang niyang gamutin ang sugat ko. Wala yan to! Sugat yan! Ito! Sugat yan! Sugat yan! Sugat yan! Ling, huwag ka naman skandalosa. Mahiya ka naman sa mga kapitbahay. At ano, mahihiya pa ba tayo dito? Eh, puro tayo mga walang hiya dito. Ah, at gagamitan kita ng isang mapurol na lagarin para wag mukhang tubong durog yan. Oh. Ha? Ko rin. O, sige. Ko rin ang mawawalan. Wala kang mapapangos. Aba, tarantado! Basta! Nagsasabi lang ako ng totoo. Aba! Oh, aba oh. Tay! Inay! Tama na po yan, nakakaya sa kapitbahay. Siya nga naman, ate, kuya. Tumigil na kayo, nakakaya sa mga kapitbahay. Ito kasi tatay mo eh. Siya ang kausabi mo. Tay. Bakit ako? Pabihira yung nanay mo.
Tawag mo ang taxi. Taxi, oh. Ito, kuha ko kayo. Ito lang. Ano, ito na, sir. Ito, sir. Oh, taxi. Taxi. Ito. Taxi. Ito na po, sir. Andahan. Sir, dahan-dahan, oh. Ikat po kayo. Sige, salamat. Sige, pasok na. Andaling. Yeah. 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 Saan ba tayo? Dali mo sa pinakamalapit na pahingahan. Dali kong bibigyan mo ako maraming pera, ha? Oo, akong bahala. Mamaya, hindi totoo yan. Hindi. Driver, anong nangyayari? Ewan ko, biglang naman tayo makina eh. Sandali lang ho, titingnan ko. Hold up to! Huwag ka pa pala, tutuluyin kita. Alas mo, ikaw, tagalim yan. Ano, dalihan mo! Ikaw, lumabas ka na, baka madami ka pa. Dali! Ikaw, ha? Bas ka, ikaw! Teka! Ano ba? Pera ba? Sa pera ba? Ha? Wala akong pera. Saan ang babae ka? Wala akong pera. Akin na! Huwag mo ngayon! Pera ka! Ituloy ka na! Akin na! Ba't ba pinaputokan? Maingay. Utak na usapan natin! Lalaki sa amin dito eh! Tata na, DK. Kamila mo rin ito, dali! Makakita pa sa atin! Yuhuu! Uy! Aga-aga eh, mamaya niyan! Sandali lang! Pugisit na buwi. Ano ba? Aga-aga eh! Tanghali na, nakayaap ka pa rin sa unan. Nagmumuga na ba? Tuloy kayo. Na naman? Malaki na tipak natin kagabi. 1,000 parte mo. Isang bulig? Yun lang? Eh, pambili lang yan ng party ko, eh. Ang totoo niyan, yung malaki talaga na kana natin. Kaya lang, eh. Kaya lang. Yung dalawang bulig, pinalangis natin. Alam mo na, protection. Mali mo, matimbog tayo, di may sasagot sa atin. Ba? Ayaw mo yata, eh. Niloko niya yata ako, eh. Gamit ko. Ha? Sumabit eh. Nagsugal ako ng talo eh. Gago ka talaga eh. Aka na. Hindi na mga paikot. Fake naman yata ang mga bato niyan eh. Mukha mo fake. Anong inuya mo? Oh. Ikaw, tarantado talaga. Sabi mong inuya eh. Meron ka. Nabasahin mamaya, marami akong tiktak ngayon eh. Ha? Ikaw, gago. O ano? Sosok pa ka ba mamayang gabi? Hindi na siguro. May datong na ako eh. Yan ang hirap sa'yo eh. Kapag marami kang atik, ang madta-madta mo. Umalis na kayo. Tsup eh. Salamat ah. Umalis na tayo rito. Siguradong babalikan kanila sa tour. Ni hindi mo inisip na may anak ka.
At saka, kuya, natiis mo nang hindi lumaban noon. Ba't lumabang ka pa? Oo nga naman, tay. Napakatagal ang panahon na ako nagtitimpi sa Bilita. Sobra na sila. Habang pala malamal akong api-apihan, tatapak-tapakan. Napakasakit naman yata noon. Para na akong hindi lalaki niyan. Ewan ko sa'yo. Basta ang gusto ko, umalis na tayo rito. Ikaw, kabago-bago mo lang dito sa isla puting bato, ay nagsisigasigaan ka na! Stop it! Kuya! Tay! Diyos ko! Diyos kuya! Tinabi ko naman sa'yo, umalisan tayo dito, David, eh! David! 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 David? David, ano nangyayari sa'yo? Ang lolo. Lolo mo? Matagal nang patay yun, ah. Parang totoong totoo. Baka nagpapaalala ang lolo. Baka... baka meron siyang gusto ipagbilin sa'yo. Meron nga siyang pinagagawa sa'kin. Susunod ako sa utos niya. Thank you.
ng ipit ito. Magda ka ngayon. Lagi mong isusuot sa iyong katawan ang sinturong buhok na ito. Lolo, ano po ang bisa nito? At paano ko ito gagamitin? Yan ay magbabadya sa iyo tuwing may sasapit na panganib upang ikaw ay makapaghanda. Sa oras ng kagipitan at ikaw ay nasukol ng iyong kalaban na may hawak na baril, itaas mo lang ang iyong kamay na bukas ang palad. Ang bala na ipuputok sa iyo ay hindi sasayad sa balat mo at kusang babagsak sa lupa. Eh, yung pong buntot pagi, ano po galing noon? Ang tamaan ng hagupit niyan ay mamimilipit sa sakit at iiwas na sa iyo. Huwag mong kakalimutang pakainin ng dasal ang bungo at ang batong kristal. Ang agim at mong hawak ay hindi ari ni Satanas. Kundi yan ay kaloob sa iyo ng ating puong may kapal. Ang sinturong buhok ay huwag ihiwalay sa iyong baywang tuwing lalabas ng bahay. Ingatan mo na ikaw ay matraidor, lalong-lalo na kung sa ulo ka tatamaan. Walang pisa ang agim at muntaglay sa kanyang paraan. Huwag kayo mga armas niyo! Diling! Antayin mo! Antayin mo sino mga kalaban, ha? Lolo, may riot po sa labas. Tutulong po ako sa kanila. Come on.
naman dyan, Labi. Mula ngayon, wala nang magrarayot dito. Naintindihan nyo? Ang sino man magrayot, parurusahan ko. Uy, Casidro, tanghali na, tayo na sa playa. Ikaw nga lang ang hinihintay ko eh. Eh, teka muna nga, Balundo. Eh, tagal ko nang pinag-aralan ang uri na yung pagkatao. Isa lang ang kasagutan. Kung saan galing ang lakas mo, Tapang? May galing ka ba? Tsaka na natin pag-usapan yan. Tayo na tanghali na tayo. Baka wala na tayong abutin bangka doon. Hindi. Baka may galing ka nga talaga eh. Inspirasyon mo, Tats. Pogitiling ka na naman, ha? Baby, tali ka sa amin. Ate, maglalaro muna kami, ha? Sige na nga. Tayo nga. Inspirasyon natin. Ano? 100 sa puti. Dublado, sa pula. Ilarga ko na. Larga mo. Puti! Uy! Dinggi puti! Tingnan mo! Talo ka! Anong puti ang pinagsasasabi mo? Tingnan ko nga. Pambihira ito ah! Ba't ako sinampal mo para tinignan ko lang? Eh, ito anong boboso ah! Hindi ako bastos! Kumpas ako! Ang mabastos ka talaga! Huwag payo mo bastos ha! Hindi kami! Mansidro, pakiwari ko, ang mga tao dito sa atin, parang manok na tandang. Kapag talo nila ang isang tandang, ayaw nila tigilan ang puyok at pupog hanggang sa mamatay. Pero buo na sa sarili ko. Kaysa mamatay ako ng walang katuturan, lalaban ako. Yan ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob. Tay! Si bakit? Ate, binabustos to sa tindahan. Tena. Kayo na loob, hindi na kayo. Sige, bumunod ka. Pakipagsabayan ka na. Bunot! Kuya! Tandaan mo ito, Balondong! Kami ang papatay sa'yo! Balundo, mag-iingat ka sa nakalaban mo ngayon. Mga tirtirgang yan. Hindi ako natatakot sa kanila. Mga kababayan, hindi lingid sa inyo lahat na tayo wala pang barrio captain sa pook na ito. Ang dahilan, sila ay nawawala at sukat at ang iba ay tinatanghal na bangkay. Ngayon ang panahon para muli tayong makakita ng barrio captain sa pook na ito. Sa harap ng maraming pagsubok ay natawiran niya upang marahil makipaglingkod sa pook na ito. Mga kababayan, ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si David Balundo. Mga kasama, maraming salamat sa pagtitiwalang ipinagkakaloob sa akin ni Mang Isidro upang gampanan ang isang maselang na tungkulin dito sa ating barangay. Sa aking palagay, may isang taong higit na karapat dapat sa nasabing posisyon na yan. Isang taong naglaan ng kanyang buong buhay dito sa Isla Puting Bato.
Higit siyang nakakaunawa ng mga problema sa lugar na ito. At higit niyang naunawaan ang damdamin ng mga taga rito. At yan ay si Mang Isidro. Huwag mo kayo mag-alala, Mang Isidro. Tutulong po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ano mang oras na kailanganin nyo si David Balondo, tawagin po lamang ninyo ko. Mga kasama, ang ating bagong kapitan, si Mang Isidro! Baka ko naman ang mawala at ang haling isang bangkay. Pero dahil sa sinabi ni David, nakatitiyak ako ng kaligtasan. Maraming salamat sa inyo. Bagamat hindi formal itong ating usapan, ay inaasahan kong pahalagahan ninyo. Kamusta kayo? Wala akong tama. Yung dalawa, grabe. Ikaw! Huwag kayong kikilos dyan. Dito marating. Kota, bakit ka ganun? Ewan ko, sa demonyo yata yung hayop na palundong yan. Boy, ano naman lang? Ikuta namin. Tana! Sige, dala na runya. Pasidro, sandali lang. Kamusta bata natin? Papene, pati yung dalawang tirtir. Yung inabol mo. Dalawang tao ang nakatakas. Dalawang napatay ko. Pero kailangan maparating natin to sa MPD. Kayong bahala. Tayo na. Dumating na ang panahon na kailangan na ng pamahalaan ang lugar na ito upang patayuan ng mga government buildings. Nalulungkot man po kami, pero wala po kaming magagawa. Kinakailangan lisanin niyo na ang lugar na ito. Ngunit, huwag kayong mag-alala. Mayroon kaming paglilipatan sa inyo. Yun ho ay sa Carmona, Cavite. Wala ho kayong problema. Bibigyan namin kayo ng libreng sasakyan. Bukod sa konting panggastos na gagamitin ninyo sa inyong paglilipat, higit hong malawak ang lugar na iyon at kumpleto sa mga pasilidad. Alam po ninyo, napamahal na sa amin ang lugar na ito. Napakasakit naman para sa amin ang iwanan ito. Alam ko ho yun, Kapitan. Ngunit wala po tayong magagawa. Eh hindi po sa inyo ang lupang ito eh. Kung ang kinatitirikan ng aming mga dampa ay pag-aari ng pamahalang Pilipino, maaari na masigurong gamitin ito ng mga mamamayang Pilipino. Tama! Ngunit hindi po ibig sabihin na bawat lupa ng gobyerno na gusto natin pagpatayuan ng mga bahay ay pwede na. Sa dahilan lamang na tayo ay mga mamamayang Pilipino, meron po tayong mga batas na sinusunod na dapat sundin. Hindi namin naangkin ang lupang ito. Ginagamit lamang namin ito para aming matirhan at mapagtayuan ang aming mga tahanan. Tingnan mo ang mga dampa sa iyong paligid. Masasabi mo bang tahanan yan? Ipaabot mo sa mga amo mo. Magaling lamang sila mga opisyalis ng gobyerno kung malapit na eleksyon. Kung sila'y nangangampanya, puro sila pangako. Pangakong napapako. Pero hindi kami nagdaramdam. Talagang ganyan lamang ang buhay. Pero kami nakikiusap sa inyo. Ibigay sana ninyo sa amin ang kapirasong lupang ito. Nang sa ganoon, ay magkaroon naman kami ng lilim sa panahon ng tagaraw. Bubong na masisilungan sa panahon ng tagulan. Ipakiusap mo na. Napabayaan na kami rito. Huwag silang malupit. Pararatingin ko po sa kinauukulan. Ngunit binibigyan namin kayo ng isang buwan upang gibayin ninyo ang mga bahay nyo.
Kung hindi po, eh, kami na po ang gigiba para sa inyo at lilipat kayo ng lugar. Saan lugar? Sa lugar na kami magugutom? Para sa iyong informasyon, karamihan sa mga taong ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng dagat at ang iba naman ay nagtatrabaho sa pier. Kapag pinalis nyo kami rito, para nyo na rin inalis ang isda sa tubig. Para nyo na rin kami hinayang mamatay. Papayag kaming umalis sa lugar na ito kung ililipat ninyo ang dagat sa Carmona, Cavite, lugar ng aming paglilipatan. Pero ang nakataya rito ay ang kapakanan ng bayan at hindi ang sa ilang mamamayan lamang. Hindi kaya maging madugo kung ipatupad natin ang demolition order ng husgado? Wala tayong magagawa. Sumusunod lamang tayo sa nakatataas. Kailangang ipatupad natin ang batas. Alam natin lahat nang pamahalaan ay kaya tayong palayasin sa lupaing ito na hindi atin. Pero may mga karapatan din naman tayong magkatao na hindi basta lamang nilamari ang pakapakan. Ang karapatang yan ay kailangan pagsama-samahin natin upang maging matibay at hindi madaling mabuhat. Kung talagang gusto ninyo na manatili tayo sa lugar na ito, magkaisa-isa tayo. Hindi tayo sa lugar na ito, di ba? Kung gayon, ipagtatanggol natin ang karapatan nating yan sa mapayapang paraan. Inulit ko sa inyo, ipagtatanggol natin ang karapatang yan sa mapayapang paraan. Payag ba kayo? Bakit ba? Pare, tundo ito. Matatapang ang mga tao dito. Lalo lamang kami babangis kapag ang karapatan namin ang bubuwagin ninyo. Napag-utusan lang kami, Balondo. Pero hindi sa paras na paraan. Ang palugit na panahon ng pamahalaan ay matagal nang natapos. Dapat lang na lumikas na kayo para walang gulo. Eh kayo maggulo eh. May pabaril-baril pa kayo. Hindi ninyo kami palalayas sa ganyang paraan. Kung gusto ninyo lumayas kami rito, bigyan nyo kami ng malilipatan. Wala akong order na ihanap kayo ng lilipatan. Ang order sa amin ay gibayin lahat ang bahay dito at patagin ng lupa. Yan ba'y maliwanag na sa'yo, Balondo? Hindi ako ungas. Para hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Dahil sa ikaw ay santutan lamang, sundin mo order ng amo mo. Hinahamon kita. Handa ba kayo magpakamatay? Magpapasigasa tayo lahat. Magpapakamatay. Para tuluyan ang mapalitan ang pangalang Islap Puting Bato ng Islap Pulang Bato. Pagkat po pula ang mga bato rito sa pamamagitan ng ating mga dugo. Oo, mga kasama, magsita pa kayo. Subukan natin ang kayabangan ni Balondo. Sige, ibante mo. Tara. Natin yung mga yan? Itigil yung mga door. Matatapang ang mga tao rito. Hindi makukuha sa gulpi di gulat. Siguro, kung tayo rin ang nasa katayuan nila, magpapakamatay din tayo. Bumalik na lang tayo sa opisina. Bahala na ako tumanggap sa mga sermon ni boss. Balik sa opisina! Balik tayo sa opisina! Magsitayo na kayo! Tagumpay tayo! Mga kasama, tagumpay tayo! Tagumpay tayo! Tagumpay tayo! Marahil hindi na sila muling babalik para tayo gambalain! Basta sa akin, walang balo-balondo! Iinom ako hanggat gusto ko.
Pag dumating yung balondong yan, makikita nyo. Painumin ko siya ng alak. Ah, sige, umulutan kayo. Umbusin natin lahat yan. Umbahala sa inyo. Huwag kayo matakot. Walang pinagbabawal ang batas na bawal uminom ng alak. Paano kung bigla magalit si Balondo? Ako ang bahala kay Balondo. Napanggit mo pangalan ko. Hey! Hindi pinto ako. Hindi, boss! Hindi, boss! Abri ka! Ano sa kompas? Alam ka, oras na tingnan mo ito, boss. Napakatikas talaga yung ulo ni Pain. Pinatitigil ko na. Umariyan na naman. Teka ma. Hoy, Pain! Pasara mo yung sugalan mo. Dinabago ko imahin ng puting bato. Ayoko nang may sugalan dito. Ano? Tarantado matanda ito ah. Matagal na ako nagpapasugal dito. Kung yung mga karambaragay chairman, di ko kaya tibagin, ikaw pa. Kayo, ituloy yung sugal. Ikaw, walang ginagawa mo dyan. Pusyan! Pag-isip mo yung sitwasyon sa kabo, patay kita! Tama na! Wala ngayon! Wala na sugalan dito sa Islaputing Bataw. Naitindihan nyo? Anak ng Teting Balondo yan. Nawalan tuloy tayo ng dilensya dahil sa kagaguan niya. Madali yan. Gusto mo bang mabalik ang dilensya? Puntahan natin si Balondo. Sunugin natin ang bahay. Bakit naman bahay pa? Di marami pang madadamay. Eh di si David na lang. Tayo na! Ano pa hinihintay natin? Nandito na ako. Gawin nyo na kung ano gusto nyo. Kayong mga putik sa pisngi ng Isla Puting Bato, dalawang bagay lamang ang pagpipilian ninyo. Magpakatino kayo o lumayas kayo rito. Ikaw, Saturn, tinubuan na ng ugat ang kilikili mo doon sa Isla Puting Bato. Ha? Tingnan mo ang mukha mo. Para kang may alkasya sa mukha. Ikaw, kung magpapatuto ka rin lang, huwag sa ulo, tarantado! Huwag mo lang kaming alaskahin. Hindi naman kami nagpunta rito para magtago sa pudir mo eh. Ikaw rin. Si Balondo ang magiging tinik sa lalamunan mo. Alam naming may darating kang epektos bukas ng gabi. Tiyak, haharangin niyo ni Balondo. Kung ayaw mo, aalis na lang kami. Ayun ang hirap sa'yo sa tun eh. Masyado kayong mga pusong mamun eh. Iniisip niyo pa lamang. Nasa utak ko na. Susuportahan ko kayo. Lahat ng gamit, sagot ko. Pero ang gusto ko mangyari, ilibing si Balondo sa Isla Puting Bato. Kasidro, pabuti pa kayo magpahinga na kayo. Oh, bakit ka naman mag-iisa? Kaya ko na ito. Mga bata, magsiuwi na kayo. Ako na bahala dito. Tayo na mga kasama. Ingat ka, David, ha? Ingat ko kayo.
Isidro. Saan yung pupunta? Eh, pinagpapahinga na kami ni Balondo. Bukas na raw tayo magkita-kita. Baka si Balondo yan ah! Makayang! Iba pa mga baril! Sumunod ako! Wala na kayong ginawa magaling? Mabubulo kayo ngayon sa munting lupa. Ikaw ba si David Balondo? Silontok yan. Oo, bakit? Pwede bang makausap kita na sandali? Sayang ang tapang mo kung gagamitin mo sa walang kwentang bagay. Lalo na kung hindi mo pakikinabangan. Alam mo, Balondo, ito isla puting bato. Tagong lugar ito. Malapit ito sa siyudad o sa siyudad na mismo. Walang otoridad na nakapapasok dito. Kaya ito ang tambakan ng aking mga kontrabando. Wala ka namang gagawin kung dito mahimik lang. Akong bahala sa'yo. Sasagana ang pamilya mo dito. Kahit limang asawa, kaya mong buhayin dito. Hindi kita pinipigilan sa mga katarantaduhan mo. Pero ito ang masasabi ko sa'yo. Hindi ka pwede dito sa isla puting bato. Mabuti pa. Umanap ka na ng ibang lugar na mapaglulunsaran mo ng mga kontrabando mo. Masyado mo lang inaabuso ang katapangan mo eh. Relax lang kayo dyan. Ginagamit ko ang katapangan ko sa kawalang-yayan mo eh. Pangakala mo natatakot ako sa inyo. Nagpakababa ako para makisama ka sa amin. Pero napahiya ako. Ngayon magkakasubukan tayo. Kung hindi kayo kaya palisin ng gobyerno dito sa Isla Puting Bato, ako magpapalis sa inyo. Susulugin ko ang buong Isla Puting Bato. Sa susunod na daarangin mo ang aking kontrabando. Kumusta? Ito, mabuti naman. Matagal mo na ako hindi nirarasyonan ng tubig, ah. Natuyuan tuloy ako. Ha? Eh... Mabuti pa kaya, Miguel, ah. Sa iba ka nalang magparasyon. Alam mo namang... Ikaw ang gusto kong magrasyon sa akin. Si Mrs. darating yun. Nasa palengke, baka pag-uwi nun ng bahay at walang tubig, sigurado magagalit sa hangin eh. Ah, Mariana muna tayo. Sandali lang. Promise, sandali lang. Sandali lang, ha? Halika na. Halika na. Sandali lang. Sandali lang. Inay, di ba timbayan ni Itay? Oo nga, ano? Sige, mauna ka ng uwi. Dali mo to. Sige po. David!
asawa ko yun. Davin! Davin! David, ang gagawin natin? Ewan ko. Anong iwan mo? Hay! Walang hiya ka! Anong ginagawa mo rito? Ni, nagmimerienda lamang kami. Nagmimerienda? Nagmimerienda? Nakasara ang bintana, nakalak ang pinto! Hoy! Ikaw malditong babae ka, ididimanda kita! Baka ikaw ang demanda ko. Sinisira mo pinto ko, pumapasok ka rito sa pamamahay ko. Miguela! Idedemanda kita ng trespassing, ha? Ako ba nga ang trespassing? Oh, ikaw ang trespassing na asawa ko! David, pwede ba tayo mag-usap sandali? Oo, ba't hindi? Tara, saan mo gusto? Huwag ka na tumalagawa yung masakal. Bilis ang pumalag! Dali! Dito! Hati pare, konti! Babae, ako pang naghahanap ng paraan para magkausap tayo. Pero naghahanap ako eh. Ganito na lamang ba tayo? Sa totoo lang, Miguel, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Kaya lamang, naipangako ko na kay Sibilita na hindi ko nasasaktan ng kanyang damdamin. Kaya, gusto ko sana ipakiusap sa iyo. Kumahalin. Tapusin na natin ang ugnayan to. Ganun lang? Ganun lang kadali? Hindi ko naman sinasabing iwanan mo asawa mo. Hindi ko naman sinasabing umuwi ka sa bahay ko. Maamot lamang ako ng pagmamahal. Mahal kita, David. Masama ba yun? Ang sakit naman ang hinihiling mo sa akin. Miguel, alam kong masasaktan ka. Kaya lang, hinihingi na pagkakataon ng ating paglalayo. Talaga lang, nakapagbitin ako ng salita. Marami dyan, makakakita ka pa ng higit sa akin. Ayoko. Basta, gusto ko, ikaw. Ayoko ng iba. Pero hindi maaari. Hindi ko magagawa yon. Huwag ka lang mawala sa akin. Gagawin kong lahat. David? Sibilita, malamang mapirmi na ako ng trabaho sa pier. Tuwan-tuwan padrino ko sa akin eh. Ba't ka umiyak? May nambasto sa'yo? Cecilia, inutuso ko mamalagi kanina bago mananali. Pero ngayong gabi na wala pa. Hindi ko alam mo nangyari sa kanya, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko siya.
Cecil! Cecil! Nakita namin siya lumulutang sa tabi ng bangka. Isko! Ang gabit, pwede ko ba kayo makausap sandali? Pampira! Sigangot! Pahigil mo! Bukas na ulit tayo magkita! Kung gusto mo, huwag na tayo magkita! Support! Tell mo! Selmo, bakit? Balon mo! Narin siya! Ay! Wag ho! Bakit ho? Anong kasalanan ng asawa ko? Napakaduwag mo pala, Telmo. Pamihira ka. Nagtatago ka sa saya ng asawa mo. Pero nang gahasain mo at patayin ang hipag ko. Lalaking lalaki ka. Pero ngayon, mukha kang bakla. Oo! Sumama ako! Pinalagbantay lang ako! Si Sendong, sa kapanatawan, si Porto, sa Tekupan, sila patayin mo, hindi ako! Totoo, mabait ang asawa ko. Wala akong siyang kasalanan. Hindi niya ako magagawa yun. Pasalamat ka, Telmo, sa asawa mo. Kung hindi, patay ka na ngayon. Bakla ka na, traitor ka pa. Okay, salamat. Hoy, lagay mo. Eto. Tayo masundan dito ni Balondo. Baluwarte ko itong papasukin niya, pare. Pag mawasok siya, patay siya. Pinapangako ko sa'yo. Kaya, uminom ka lang, pare. Sinabi, ah, pare. Huwag ka maglala akong bala. Nandito. Hanggang dulo ba ito? Oo. Thank you.
Hanggang dito ba naman si Nueva Ecija, nagkakalat ka pa ng time mo? Huwag mo lang doon! Wala akong nalalaman sa pangyari sa hipag mo! Oh, kukunti pa lang mantika lumalabas sa katawan mo. Nagkaila ka na? Sasabihin ko na! Sasabihin ko na! Si Lontok! Lontok? Tuwakan ka na! Kantador ka pa! Sige. Thank you.
Oo! Oo! Sir! Dali! Oo! Tagan nyo! Sir! Yo! Oo! Saka mo ko na, ha? Hindi naman nun! Sige! Dali na yung mga yan! Salamat, Lolo. Kundi dahil sa agibat mo, hindi ko magagawa ang magigyante. Isabelita, nakaganti na si Cecil. Napatay ko na ng 4 buhong pumaslang sa kanya. Hindi ka kaya managot sa 4 na binatay mo? Hindi. Hindi ako mananagot sa kanila. Dahil sila yung mga kriminal, tuwatid sila ng batas. Nabalitaan namin ang ginawang kabayanihan ng mga tao doon sa Isla Puting Bato. Laban sa mga maton at peer-pirers sa North at South Harbor. At nahalungkat na rin namin ang ibang pangkabayanihan, lalo na ang ginawa mong pagpapatino sa mga tao doon. Kaya lang, kailangan na ng gobyerno ang lugar. Dahil sa meron silang proyektong gagawin, napakikinabangan ng marami. Pero huwag kayong mag-alala. Yaman din lamang na ang karamihan sa mga naninirahan doon ay mangingisda. Nagtatrabaho sa pier at sa mga lugar na malapit sa dagat, bibigyan ko kayo ng sapat na lugar na malilipatan sa dagat-dagatan. Hindi kami tututol. Kaya lamang, manager, mahigit 100 pamilya kami dito. Baka walang sapat na bakantin lupa para sa amin sa dagat-dagatan. Meron. Nakapagsensus na kami. Ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng sariling titulo sa lupa. At narito nga pala ang katibayan na maaari na kayong magsilipat sa dagat-dagatan. At ang inyong mga sarili-sariling titulo ay padadala na lang namin. Maraming salamat, oh, manager. Bakit naman hindi kami pwede dito? Ang dagat-dagatan na hindi para sa mga taga-Puting Bato. Dahil ayaw naming mahaluan ang kriminal at magnanakaw ang lugar na ito. Napakasakit mo naman magsalita, kaibigan. Ang hangad namin dito ay kapirasong lupa lamang na mapagtatayo ng aming tahanan, na aming mahihigan, at mapag-uunatan ng pagod ng katawan. Hindi ko rin iingi. Natanggapin niyo kami ng buong puso at ituring na isang kaibigan. Pero wag naman sana. Ituring kaming kaaway. Tulad sa isang dayuhan. Matamis ka magsalita, kaibigan. Pero sinabi ko na sa'yo, hindi kayo pwede tumira rito. Sige! Itulak nyo lahat ang bangga patras! Sandali lang! Hoy, mga kaibigan! Huwag muna kayang mag-away! Para walang maraming masaktan. Ikaw, na namumuno sa mga tao mo, ako naman na namumuno sa aking mga tao. Tayong dalawa na lamang ang maglaban. Kapag tinalo mo ako, babalik kami sa Isla Puting Bato, nayuko ang ulo. At kapag tinalo naman kita, tatanggapin mo kami rito ng buong puso. Pahay ka ba? Sa'yo na rin ang galing yan. Pero titiyakin ko sa'yo na babalik ka sa Puting Bato, nayuko ang ulo. Mga bata, tagat-tagatan! Magsiyatras kayo! Press! David, huwag ka na makipaglaban. Bumalik na lang tayo sa Puting Bato. Oo nga naman, Itay. Ipaglalaban ko karapatan natin sa lugar na ito.
Wala makikalam, ha? Wala makikalam! Mag-setras kayo! Tabi, tabi! Wala makikalam sa inyo! Ayan! Kaya-kaya ko pala to eh! Hindi pa naubra sa akin to eh! Sabi lamang niyo sa mga tao natin na pwede na tayo magtayo ng ating tahanan dito. Mga kasama! Mga kasama! Pwede na tayo magtayo ng tahanan natin dito! Sa palagay ko, ngayon ay makakatulog na ako ng mihimbing. At saka rito, wala ng panaan, wala na ring rayot at pagaan. At higit sa lahat, wala na rin magbubuhat ng bahay natin para itapon sa dagat. At isa pa, wala na si Michaela na pagsiselosan mo. Ito talaga! Sariling-sariling nyo na ako mag-ina ngayon, sumpaman. Mang David! Mang David! Mang David! Bakit? Si Kay Sidro, kinugulpi sa labasan! Sandali lang, pupunta ako doon. Halika, dito na natin hintayin ang itay mo. Opo.